mga bahan naming panauhin bago po tayo magsimula sa gagawin po nating pagsusuri at pag-aaral sa mga salita ng Diyos, ay bumabati po kami sa inyo ng isang magandang gabi sapagkat sana'y ang oras na ito ay ibibigay na natin para sa ating sarili upang tayo ay tuluyan ng magpahinga sapagkat sa buong maghapon ang karamihan po sa atin ay galing pa sa trabaho, ang iba'y galing naman sa paaralan. Ang ibig sabihin, mga pagod po tayong lahat. Subalit, hindi po kayo nagkain sa pamamagitan po ng mga kapatid po namin. Inanyayahan nila kayo, sumama kayo. Hindi kayo nagdalawang isip. Baka saan kayo nila dalhin. Kaya, sa gagawin po natin ngayong gabi, wala po tayong anumang gagawing paninira sa pagkakilala o pananampalataya ng sino man. Kundi, magsusuri lamang tayo. Magtatanong po tayo, pasasagutin po natin ang Biblia. At hindi po kami ang magbibigay ng kaliwanag sa mga katanungan po namin, kundi ang Biblia babasahin lamang natin. At upang makarating din sa inyong impormasyon, ang Iglesia ni Kristo po ay wala po siyang sariling lingha na Biblia, bagit sariling gawa o translation na Biblia. Ang katunayan nga po nito, itong ang mga narinitong mga Biblia na babasahin po mamaya, bawat isa, magandang balita Biblia, ang nagsalin po nito ay paring Katoliko at pastor Protestante na si Juan Trinidad. Ganun din po itong isa rito, itong kulay itim. Ito po ay gawa ng Philippine Bible Society. Yan. Kaya, makaaasa po kayo na walang sino mang maagrabyado ngayong gabi. Ang pag-aaralan po natin, maiksi lamang po ito. Ang paksa na papanahon, ang itinakdang kabayaran ng kasalanan at ang ikaliligtas na itinuro ng Diyos. Bago po simulan ito, eh magtatanong po muna ako at kayo po naman magtatapat po kayo para malaman po kung meron po wala. Meron po bang mga panahonin kami ngayon na narito na walang kasalanan, pakitaas po ang kanyang kamay at pwede na po umumin sapagkat hindi po siya kasali rito, di ba? Ayan, salamat naman at lahat naman po pala tayo ay naiintindihan po natin yan, sinabi po namin yan. Mga kiliw naming panauhin, sa paksa, gusto ko po na intindihin at maunawaan po ninyo na bawat tao pagdating po ng araw ng paghuhukom na isasagawa ng Panginoong Diyos, ang bawat tao haharap sa kanyang hukuman. Mabuti man o masama ang ginawa ng tao, yan po ay kanyang ipagsusulit sa atin pong Panginoong Diyos. Hindi po yan magmimintis sapagkat sa Biblia po ay mayroon po siyang itinuturo na araw ng paghuhukom. Yun po ang araw na ang mundong ito hindi na magpapatuloy pa sa kanyang Panginoon
Lahat po ng mga tao na nabubuhay po rito, yun na rin ang huling sandali ng kanilang pamamalagi sa mundong ito. Kaya, pakinggan niyong mabuti, subaybayan po ninyong mabuti, sapagkat dahil po sa aming pag-ibig at pagmamahal sa inyo bilang kapwa-tao po namin, sa ganitong mga pamamaraan ay mai-express namin at maipakikita namin, maipadarama namin ang tunay po na kahulugan ng pag-ibig sa tao. Kaya, alamin po natin ano ba ang itinakdang kabayaran ng kasalanan sapagkat kaya kung pinatataas kanina sa inyo kung may kung walang kasalanan, eh, wala namang nagtaas, kaya lahat pala tayo mayroong kasalanan. Hindi nyo ito, babasahin ko po sa Roma 6, ang talata po ay 23, ganitong nakasulat. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po ang itinakdang kabayaran ng kasalanan? Narinig niyo. Ang sabi po, ang kabayaran ng kasalanan ay ano ho? Kamatayan. Subalit, alin pong kamatayan ito? Baka ang akala ho noong iba eh, ito po yung unang pagkalagot ng hininga. Mamaya, malalaman po natin niya sapagkat babasahin ko. Pero itanong muna natin, sino ang itinakda ng Diyos na dapat magdusa sa kasalanan ng tao? Pakinggan natin itong nakasulat sa Ezekiel sa kanyang 18. Ang talata naman po ay 4. Ganito ang pahayag ko ng banal na kasulatan. Ito yun. Narito, lahat ng kaluluwa ay aking, kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay aking. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Mga giliw naming panauhin, sinong itinakda ng batas ng Diyos na dapat po magdusa sa kasalanan ng tao? Narinig ninyo. Ang sabi po rito, sa binasa ko, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Sapagkat ang tao po na nagkasala ay mamamatay. Yan ang tinakdaan ng Diyos na dapat magdusa bawat nagkasala. Ilan ang nagkasala? Pakinggan natin. Dito po sa Roma 5, ang talata po ay 12. Ganito naman ang nakasulat. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao'y pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangangkasala. Ilan po ang nagkasala? Eh ayon po sa Biblia, lahat ng tao nagkasala. Kaya lahat po ng tao, wala silang anumang matatakasan. Bawat tao, lahat ng tao, pagdating ng araw, ng paghuhukom, mayroon tayong babayaran. Yan ang batas ng ating Panginoong Diyos. Uulitin ko, ang kabayaran ng kasalanan, ang sabi kanina ng Biblia, eh ano ho? Kamatayan. Eh ano uring kamatayan ba yun? Pakinggan nyo ang nakasulat po dito sa Apokalipsis sa kanyang 20:14-10. Ito yun. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apon. Ito ang ikalawang kamatayan sa pagkatwid ay ang dagat-dagatang apon.
at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy at asopre na pinaruluunan din naman ng hayop at ng hulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailan ba. Anong uring kamatayan po ang kabayaran ng kasalanan? Narinig ninyo. Ang sabi po sa talatang ito, iyong ikalawang kamatayan. Kasi mayroon pong una na kamatayan. Yan po yung unang pagkalago ng hininga ng tao. Yung kamatayan dito. Yan ang una. Mayroon pa pa ng pangalawa. Kaya sa akala pa ng mga tao, kapag sila ay mamatay na, matatakasan na nila yung suliranin o kaya yung problema. Siguro, kung problema nila na pansarili o kaya maging problema ng kanilang pamilya, pag nagpakamatay sila, maaari wala na silang pakialam, di ba? Kasi patay na. Eh, paano ho, eh, mayroon pa pa ng ikalawang kamatayan sapagkat mayroon pang pagkabuhay na mag-ulit. Eh, ang sabi kanina, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan kamatayan niya? Sa dagat-dagatan ako. Eh, baka sabihin po nung iba, eh, di ba ni ministro, pag nandun na rin kami sa lugar na yon, pag mamatay kami ron, katulad ng kamatayan namin dito, kahit natatalim pa kami ng pino-pino, hindi na namin alam yon. Kasi patay na kami doon ho sa impyerno o dagat-dagat ng aboy. Ang kamatayan doon, hindi katulad ng kamatayan dito. Sapagkat ang sabi ng Biblia, pahihirapan sila roon, araw at gabi, magpakailan, kailan ba? Hindi ho malalagot ang hininga ng tao. Iisipin ninyo, walang hanggan yung parusa na haharapin ng tao sa dagat-dagatang apoy. Sino ho sa mga mahal naming panauhin na narito na gusto niyang pumunta ro sa impyerno? Ay, taas niyo kamay niyo, huwag kayong mahihiya. Kayong mahihiya, ho? Ha? Ay, salamat naman sa Diyos, wala palang may gusto niya. Ito to eh. Iyong pangalan na lang niya, dagat-dagatang apoy. Kung tawagin nga ng mga tao yan, impyerno. Napaka, kanya, napaka sakit na puntahan niya, yung impyerno, di ba? O kaya, mga gilo namin panauhin, kailan ba